ko kay Cap kung saan nandala na nito. Natigil ang fire drill sa Gulod National High School Mamatid Extension matapos mahilo ang mga estudyante Webes ng hapon. Dali-dali isinakay sa ambulansya ang mga hinimatay na kabataan. Umabot sa 112 estudyante ang isinugod sa ospital. Kwento ng estudyante si Marlene, may kalahating oras silang nakabilad sa init ng araw. Wala pong bubong doon. Sa pinakalabas po kami nakababat. Lahat po ng estudyante. Tapos po siksikan pa po. Lumahok sa fire drill ang nasa 3,000 estudyante ng paaralan. Pero sabi ni Marlene, pinagbawalan sila ng mga gurong umalis sa kanilang pwesto. Pinagbabawalan po kami tumayo. Ako po, hindi ko na po talaga kinaya po. Natumayo po ako. Tapos po, nagpaalalay po ako doon sa pinsan ko pong Girl Scout. Sabi ko, hindi na po ako makahinga. Pagkatapos po, nawalan na po ako ng malay. Itinakbo sa ospital si Marlene kasama iba pa mga estudyante na nakaranas ng kumbulsyon. Naninigas po yung kamay niya. Mas 3 beses po siya nag-seizure. First time niya po, ngayon ko lang po siya nakitang ganun po eh. Kaya po natakot po kami. Isa sa mga tumulong sa kanya mga kaeskwela ang Girl Scout na si Leia. Pero kinailangan din siyang dalhin sa ospital. Masakit po talaga po ngayon ang nangyari po sa amin dyan. Ang hiling ko lang naman sana po, gumaling po. Gumaling ang anak namin. Ayon sa mga doktor, heat exhaustion at dehydration ang dinanas ng mga estudyante. Pagkakita po namin sa kanila, nag-hyperventilate, tapos yung iba dehydrated, hirap sa paghinga, kaya po dinala agad namin po dun sa may resuscitation area, tapos kinabitan ng oxygen. Sa investigasyon ng Cabuyao City Disaster Risk Reduction and Management Office, pasado alas 3 ng hapon isinagawa ang fire drill. Wala umanong koordinasyon sa kanila ang paaralan. Naging marshal nila, tumatay yung marshal kasi wala rin pong designated na certified safety officers. Usually dapat meron. Is yung kanilang Boy Scout and Girl Scout. Na estudyante. Then I asked the principal, bakit ka ako may nakuha kaming reports sa mga reports na pinagbabawalan ninyong magsuot ng sombrero or magpayong yung mga bata. Then the principal replied, answered na sabi niya gusto namin kanya maranasan nila yung kung papaano na sa isang tunay na sitwasyon ng sunog. Tumanggi na sa panayam ang punong guro ng paaralan. Nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cabuyao. Sasagutin na rin nila ang lahat ng gastusin sa pagamutan. Paalala ng alkalde, makipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan bago magsasagawa ng anumang drill. Ito po ay pinaghahandaan kasama natin ang CDRMO at ang ating fire, lalo na yung fire drill. Sila po ang mga expert yan kasi pag nagkamali tayo, maaari pong ikapahamak ng mga bata. Umaasa ang mga magulang na may mapapanagot sa nangyari. Ayun, sa akin na naman, yung obligasyon nila, sagutin lang nila. Wala naman po may gusto po na nangyari. Kaya maging aral na lang po sa mga bata din po tsaka sa mga guro kasi hindi rin naman po nila ginusto yun. Sa ngayon, isa na lamang estudyante ang patuloy na nagpapagaling sa ospital. Karen De Guzman, ABS-CBN News.